Favorite memory ko with my mom, siguro yung mga road trips namin. Mula elementary hanggang college. Marami kasi kami mga trips pauwi ng Kalinga, from Zambales. So yun, natatandaan ko yun. At talagang core memory yung mga road trips na yun. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan siguro yung last na trip namin sa nagsasa beach sa Zambales. Yun yung time na nagkaroon kami ng silent moment together. Nakunan yun ng kasama namin reporter na si Tina. Memorable yun kasi yun yung mga time na hindi namin nagagawa. At that time nagawa namin. We were just together. Silently together habang pinapanood. At na nag-i-enjoy yung aming yung mga apo niya at yung mga pinsan ko. So that was very memorable. Core memory talaga siya. Amazing. Kasi napakarami niyang sacrifices. Teacher siya. At the same time, of course, nagtuturo siya sa mga katutubong AITA noong mga time na yon. And kasabay yun, pinapalaki niya kami mga magkakapatid. Inspiring also, kung meron akong idadagdag na isa pa, inspiring yung aking mom. Siguro kung sa influence, teacher kasi yung mami ko eh. So in a way, siguro na-influensyahan niya yung pagiging isang journalist ko. Kasi mahilig ako magsulat. Elementary pa lang, mahilig na ako magsulat. Na-nurture yun nung naging estudyante ako doon sa school kung saan siya yung principal noon. So mula noon, nagtuloy-tuloy na yung aking hilig sa pagsusulat hanggang sa pasukin ko na yung industriya ng journalism. Didn't fully appreciate. Lahat naman appreciate ko sa kanya. Lahat, pati yung pagiging stricto niya. Ever since, alam ko naman na yung pagiging stricto niya sa amin is also for our own good. So, yeah, appreciated ko lahat ng mga ginawa niya, nagawa niya, at yung mga memories na hanggang ngayon ay tinitreasure ko. Yung isa hindi ko naibigay sa kanya, sa kanilang dalawa actually ng dad ko, is world tour sana. Gusto ko sila bigyan talaga ng world tour noon. Pangarap ko noon sa kanila noon, mula nung mag-retire sila hanggang sa magkatrabaho ako, yun ang gusto ko ibigay. Kaya lang hindi ko naibigay dahil sunod-sunod nagkasakit yung dad ko. And then, sumunod naman yung mom ko, nagkasakit na rin. Wala na silang dalawa. Pero somehow, tinupad pa rin naman namin sa mami ko. Nakapag-trip kami sa Japan together. Kasama yung parents ni Maris at yung mother-in-law ni Sandra. Ayan, magkakasama kami. So napakasaya nung moment na yon. Pero how I wish na sana magkasama silang dalawa ni Daddy, na nabigyan ko ng gift na makapag-tour sila around the world. At yun ang gustong-gusto naman nila, yung mag-travel. Bagay na ipinamanam nila sa amin. So, yeah. Then again, nasa heaven na sila. So, siguro naman mas maganda yung kanilang tanawin mula sa heaven.